Kasi tayo na po ang lahat. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kakayayang dira. Ipanin nyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawa sa ating mga kaaway. Tayo ay kanyang ililigtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kakayakayang lira. Hipanin nyo ang trumpeta. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyong. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tayo ay tinipon dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay hindi nagkukulang. Sa iyong pagsubaybay sa tanan, iniluluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala at iyonawang panatilihin ang pakikinabang naming walang maliw sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, sa sama ng loob, ako'y napaiyak ng malakas. Tumatangis akong nanalangin ng ganito, Ika'y mahabagin at makatarungan. Tapat ka, O Panginoon, sa lahat ng bagay. Kaya naman ako'y iyong kahabagan. Linisin ako at iyong tulungan. Sa kasalanan ko'y huwag mong parusahan sa di sinasadyang mga kamalian at pagkakasala ng aking magulang. Sa pagkakasala nila at paglabag, itong aming lahi na tapot naghirap. Maraming namatay nang sila'y mabihag kahit sa ang bansang aming kasadlakan. Tinutuya kami't pinag-uusapan, labis na nalagay sa kahihiyan. Ang mga parusang iyong iginawad, tapat at totoo sa amin tumpak. Sa mga magulang nami nararapat, pati na sa amin ang parusay tumpak. Pagkat ang utos mo'y di namin tinutupad.
gawin mo sa akin iyong maibigan. Pabayaan mo nang makitil ang buhay. Bayaan na akong mabalik sa lupa. Masarap pa sa aking ako'y mamayapa. Di ko matitiis na ako'y uyamin. Lubhang mabigat na ang aking pasanin. Panginoon, bayaan ang hirap ko'y magwakas at mamahinga ako sa lahat ng hirap. Mabuti pa ngayon ang ako'y mamatay kaysa magtiis pa ng hirap sa buhay na ang naririnig ay mga panguyam. Nang panahong iyon, sa Ekbatana, Medea, ay may isang dalagang ang pangalay Sara. Pitong ulit na siyang nagpakasal, ngunit bago siya masipingan, bawat na pangasawa niya ay pinapatay ng demonyong Asmodeo. Isang araw, inunsulto siya ng isang babaeng utosan ng kanyang ama. Wika nito, "Pihong ikaw ang pumapatay sa iyong mga naging asawa. Tingnan mo, pito ang naging asawa mo, ngunit wala ni isang nakapagdulot sa iyo ng kasiyahan. Iyan ba ang dahilan kaya mo kami pinagmamalupitan? Mamamatay ng asawa. Mabuti pa'y magpakamatay ka na rin. Hindi namin gustong ikaw ay magkaanak pa." Lubhang nalungkot si Sara ng araw na iyon. Umiiyak siyang umakyat sa silid ng kanyang ama. Nais na niyang magbigti, ngunit nagbago ang kanyang isip. "Hindi," nasabi niya sa sarili, "hahamakin ng mga tao ang tatay ko kapag ito'y ginawa ko. Tiyak na sasabihin nila sa kanya, iisa-isa ang anak mong babae, nagpakamatay pa dahil sa malas. Para kong itinulak ang aking ama sa hukay, sa sama ng loob. Mabuti pang hilingin ko sa Panginoon na siya na ang kumitil sa aking buhay para hindi na ako tuyain ng mga tao." Kaya't noon di humarap si Sara sa bintana, itinaas ang mga kamay at nanalangin. Ang dalangin ni Tobit at ni Sara ay narinig ng Panginoon. Noon di tinugon niya ang kanilang pagluhog. Sinugo niya si Anghel Rafael upang sila'y tulungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo, O Poon, ako'y tumatawag. Ako may tiwalang iyong ililigtas. Tubusin mo ako sa kahihiyan upang di magtawa ang aking kaaway. At nagtitiwala sa iyo'y di bigo, ang naghihimagsik, ang nasisiphayo. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siyayaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas.
Magsitayo na po ang lahat. Oh, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah. Pagkabuhay ako't buhay, ako'y inyong panaligan nang di mamatay kailanman. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kaniyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayun din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalin niyang asawa sa muling pagkabuhay, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, 'Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob.' Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mataas po ang pagpapahalaga ng mga Saduseo sa batas. Ngunit nakalulungkot na may mga turong hindi nila matanggap. Isa na dito ang turo tungkol sa muling pagkabuhay.
Ito ang pagkakaiba ng mga Saduseo sa mga Pariseo. Ginamit ng mga Saduseo ang argumento sa aklat ng Deuteronomio na kung saan hindi makakapag-asawa ang biyuda ng iba liban sa bayaw niya na magbibigay sa kanya ng anak. Dalawang bagay ang isinasaad dito at ang narinig natin sa ating ebanghelyo. Sino sa pitong lalaki ang magiging asawa ng babae sa kabilang buhay? At ang katanungang, mayroon nga bang buhay pagkatapos ng ating kamatayan sa lupa? Sinagot ni Jesus ang mga Saduseo sa pamamagitan ng kasulatan at ayon na rin sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi na mamamatay ang mga nasa langit. Sa makatuwid, wala nang pag-aasawa roon dahil hindi na kailangang manganak pa. Mayroong pagmamahalan doon. Ngunit ang pagmamahal na ito ay hindi para sa mag-asawa at anak, kundi pagmamahalang para sa lahat. Kaya naman, kung ating susuriin, ang mga pagbasa sa araw na ito ay nagpapahayag ng kagandahang loob ng Diyos sa kabila ng mga paghihirap at pagkatakot sa buhay, lalong-lalo na ang pagkatakot ng tao sa kamatayan. Narinig natin sa unang pagbasa ang matinding dalamhati ni Tobit sa Panginoon na sana pagalingin siya mula sa kaniyang pagkabulag. Patuloy siyang nagtitiwala na ang Diyos ay mahabagin at buo ang kaniyang pananalig na siya ay pagagalingin. Sa buhay naman ni Sara, 7 asawa ang kinuha sa kanya ng isang demonyo. Dumating sa punto na nais na niyang magpakamatay. Ngunit nagdalawang isip siya dahil ito ay magdadala ng labis na kahihiyan sa kaniyang ama. At siya, si Sara, nanalangin ng taimtim. Nakita ng Diyos ang mga paghihirap ni Tobit at Sara, at sinugo ng Diyos ang kaniyang anghel upang pagalingin sila. At hindi lang kagalingan sa pangangatawan, pati ang buo nilang pagkatao ay hinilom at pinagaling ng ating Panginoon. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tunay nga pong walang imposible sa Diyos, lalong-lalo na sa mga taong may pagtitiwala sa ating Panginoon. Walang imposible sa taong taos-pusong nananalangin at humihiling sa ating Panginoon. Walang imposible sa taong buo ang kalooban na hindi siya pababayaan ng Diyos. Walang imposible sa taong nagsusumikap at may pananalig sa ating Panginoon. Kaya naman, ang muli nating pagkabuhay sa piling ng Panginoong Diyos ay hindi rin imposible. Si Kristo, ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ay ang unang nabuhay mula sa mga patay. Ang pananalig natin sa ating Nuestro Padre ay ang pananalig na kagaya niya, tayo ay muling mabubuhay sa gitna ng ating kamatayan dahil nagtitiwala tayo na mahal tayo ng Diyos. Kung ang mga Saduseo ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ng Panginoon at muling pagkabuhay sa mga namatay, tayong mga Katoliko ay buo ang pananalig
na hindi kamatayan ang huling salita. Ngunit sa katapusan ng ating buhay, ang huling salita ay pag-ibig at awa ng Diyos. Kaya naman masasabi natin na tayong lahat nilikha ng Diyos, hindi upang mamatay. Tayo ay nilikha upang kasama ng Panginoon, tayo ay mabuhay na walang hanggan. Tunay na tunay ang sinabi ng Panginoon kay Moises. Hindi siya Diyos ng mga patay, ngunit ang ating Panginoon ay Diyos ng mga buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang ating Diyos na tapat. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, napakamaluwalhati ng kapayapaan at pag-asa ng muling pagkabuhay. Malaya ang ating mga puso mula sa hindi makatuwirang pag-aalinlangan at mga pagdududa sapagkat naniniwala tayo sa pangako ng iisang nabuhay na mag-uli sa walang hanggang kaluwalhatian. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na darating. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo naway makapaghatid ng liwanag ng pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Ang mga Kristiyano, saan man naway hindi maging mga taong legalismo at mga panlabas sa tumutupad sa batas, kundi maging mga taong mayroong pusong ginagawa ang mga nararapat nilang gawin bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit naway matagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Sa ating pananalangin para sa Yumao at para sa mga nagluluksa para sa kanilang paglisan, naway magdulot sa kanila ng pag-asa at kasiyahan sa kanilang paghihinagpis ang muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob, Diyos ng mga buhay at bukal ng buhay at ang lahat ng pag-iral, pakinggan mo ang aming mga panalangin na itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa'yo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mangmakapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami ay nagtitiwala. Ngayong ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mo na sa amin ay dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisi-awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyon. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin.
pagasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid, kahit ikaw ay malayo. Batid mo ang aking isip, kahit ikaw ay malayo. Batid mo ang aking isip. Ako'y iyong makikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umimik, iyong aking sasabihin. Alam mo nang lahat iyon, lahat ay hindi malilim. Alam mo na lahat iyon, lahat ay di malilihim. Announcement. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan, 0 to 7 years old. Sa mga nagnanais, maaari lang kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula 8 a.m. ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin si na Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Pinaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, paghariin mo sa iyong espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo upang hindi lamang sa pagsasalita, kundi na rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.